Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Isang magandang umaga po sa inyong mali. Welcome dito sa ating programa. Ito po ang Caritas News on the Go at ako po si Jing Ray Henderson. Bakit nga ba nakikialam ang simbahan sa isyo ng korupsyon, lalong-lalo na sa pangapanahong ito? Gusto nating ipaabot sa inyo ang mensahe ng ating Pangulo sa Caritas Philippines, Bishop Jose Colin Bagaforo. Ang ating simbahan ay nakikialam sa mabigat at nakakatakot na issue ng ating lipunan, walang iba kung hindi ang korupsyon. Sapagkat bilang moral leaders ng ating lipunan, dapat ay lagi nating ipaalaala sa ating mga mambabatas at sa ating mga pinuno ng ating bayan ang napaka-importanteng aral at utos ng ating pananampalataya. Walang iba kung hindi, bawal ang magnakaw, kasalanan ang magnakaw. Ang korupsyon ay isang uri ng mabigat na kasalanan ng pagnanakaw. Kaya ang ating simbahan ay walang tigil at matapang na naninindigan na ang ugat ng ating kahirapan, ang ugat ng mahinang serbisyo na ibinibigay ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan, ang kulang na pagbigay ng tamang gamot sa mga naghihirap sa mga hospital. Ang lahat ng ito, ang ugat nito ay walang iba kung hindi ang korupsyon. At ulitin ko, ang korupsyon ay isang kasalanang pagnanakaw. At utos ng ating simbahan, kasalanan ang magnakaw. Kung tayo ay nagsasalita laban nito, ay katulad na rin yan na pinapayagan nating mangyari ang paghihirap ng ating mga kapatid at hinahayaan nating mangyari na ang ating mga nasa pinuno ng ating pamahalaan ay makagawa ng kalapastangan sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagnanakaw at korupsyon. Maraming salamat po, Bishop Colin. Isa talaga sa nagiging dahilan ang korupsyon kung bakit mas bumababa or mas dumadami ang mga, hindi pala bumababa, no? Mas dumadami, increasing ang number ng nasa poverty line dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na ngayon sa pinalabas po ng Philippine Statistics Authority, ngayong buwan lamang, March 19, 2024, sinasabi po nila na ang pinakamahihirap na sektor sa Pilipinas ay ang sektor ng mga mangingisda at ang mga magsasaka at 30.6 and 30% respectively. So, ito din yung gusto nating bigyan ng solusyon dito sa Caritas Philippines. Kaya nga ginagawa natin ngayon ang roundtable discussion on food security and livelihoods para makita naman natin kung meron bang pwedeng mga solusyon sa mga challenges na kinakaharap ng ating mga magsasaka. Ano ba ang mga pupwede nating aksyon na gawin ng Caritas Philippines, ng
ating simbahang Katoliko, ng ating mga social action centers para maitaas ang antas ng ating agrikultura at upang na mas maging maayos po ang food security sa ating bansa. Narito para bigyan tayo ng snapshot ng nangyaring RTD, walang iba kundi ang ating Team Caritas Zambales reporter, Kuya Rodolfo Berling Villanueva. Today, we are here at the Caritas Academy for the roundtable discussion on food security and livelihood facilitated by the Alay Kapwa para sa Kabuhayan and Alay Kapwa para sa Kasaynayan program of the Caritas Philippines. The focus roundtable discussion aims to explore and emphasize the important role of church in terms of food security and livelihood by facilitating a stronger connections between farmers and markets. Quezon City bilang highly urbanized city na kulang ang lugar para magkaroon ng pagkakataon makapagtanim. Binabalik namin yung value na kailangan nating matuto, balikan yung paano magtanim sa ating mga bakuran despite na wala tayong space. Available naman po ang mga teknolohiya, mga iba't ibang pamamaraan, no, urban agriculture, at kailangan lang po nating isabay yung kaalaman, kasanayan, para makapag-produce ang mga pamilya na kanyang kakainin. So basically, back to basic. Okay, ang ginagawa ng Quezon City Government ay aggressive siya sa paramihin lahat ang kaalaman, ano, sa mas maraming malawak na bilang ng mga tao sa Quezon City na kaalaman sa pagkatanim. So kami po ay invested sa pagtuturo, pagbibigay ng binhi, pagtuturo ng pamaraan, ng organikong pamaraan ng pagkatanim, at pinapalawak namin ng mga aming urban community farms. Sa pamamagitan nito ay makapag-create kami ng mas mataas na antas ng advokasya para suportahan yung aming kampanya na mag-produce ng pagkain sa loob at gilid ng bahay nila. Sa aking pananaw, no, malaki ang kailangan gawin na preparasyon para sa mga komunidad para malabanan natin ang gutom at kahirapan at the same time. Maganda na ang simbahan ay kabilang dito dahil hindi naman po lahat ay matutugunan ng national government. I think there are solutions that will start from the community. And more often than not, social preparation is not the core competency of national government who sees things on a macro level. When you talk of poverty and you talk of hunger, you talk of individuals, not data. These are people who go hungry, who sleep with an empty stomach. These are people who try to find ways to have a better life. So hindi lang 'tong mga data na nakikita natin sa mga presentations. So ang sa tingin ko, the community should have a role and community organizers as well. Kaya yung sa Social Action Center, I think it can start from there because they can see the real problem. If you know the problem, then you have the solution. Then you can tap the government agencies or even non-government agencies, or you can find a way to capacitate all the mga the farmers, the fisher folks, para hindi rin naman sila dole out, no? Because at the end of the day, you want them to live in dignity. There is a solution. We have trillions of funds in the government. There cannot not be a solution. I think it's just a matter of working together and having that dedication to help other people. Halos all government agencies that are mandated to help people as far as livelihood is concerned have several programs. Now, whether it's a program for micro and small medium enterprise, like ang DTI meron po niyan. Ang DA naman po may mga programa for farmers and fisher folks. Ang Cooperative Development Authority is also there to help mga farmer associations, to be a cooperative, which is one way of capacitating them. You have TESDA also giving skills training. Under the Department of Agriculture, ang daming mga bureau na hindi lamang po pamimigay ng traktor ang ginagawa, kundi pati mga training ay binibigay para po magkaroon ng dagdag na kaalaman ang ating mga magsasaka at mangingisda na siya naman nilang magagamit para gumanda ang kanilang buhay. Bukod po dyan, nung nandun pa po ako sa Department of Agriculture, meron pong mga programa katulad ng Kadiwa Grant na siya namang nagbibigay ng puhunan
So these are government projects and programs in place. I think it's a matter of civil society being able to tap to these programs to be able to implement it in the communities who deserve the help and the trust that government extends to them. Sa ngayon po, ang nagkakaroon po ng problema po minsan sa production ay una po yung po ating una, yung mga kalamidad or sa climate change na kung saan ay dati maganda ang panahon, ngayon po ay pabago-bago. At minsan po ay mas maganda po ang ani namin pagka tag-araw na ganito dahil sa walang ang tubig po ay sustainable dahil sa irrigation. Pero po pagka ang problema po sa panahon ng tag-ulan, yun po marami tayong mga may kalamidad, may mga peste. So yun po ang nagiging challenges po. At isa din po yung financial, ika nga po, na kung saan ay minsan inuutang din po namin mga magsasaka yung amin pong ginagamit para sa amin pong pagtatalin ng palay, gulay, dahil nga po sa yun nga po, yung aming financial ay hindi po stability, hindi kami ano. Sa ngayon po ay nakakatulong po ang Social Action Center sa pamumuno po ng amin pong Bishop Roberto Malyari at ang amin pong Social Action Director na si Father Eric Pangilinan, na kung saan po ay nailik po kami at naiwan po kami sa government ng sa amo doon po sa Nueva Ecija, na kung saan ay nagpapa utang po yung DA o yung OPA ng 30,000 without interest sa mga piling magsasaka na member ng Social Action Center o Federation ng DK o Damayan Kristiyano Federation. At siyempre, isa din po yung dahil meron po kami production ng bio-organic, ay tinuturuan po namin yung mga member namin na gumawa ng bio-organic para meron silang dagdag na income. At ito po ay kinulang po yung production po namin ng bio-organic, ayun po yung binibili ng Social Action Center po sa plena sa mga member. At tinuturuan din po namin sila na gumawa ng bio-organic, gumawa ng concoction ng mga pang-spray sa palay dahil ang Grasa Plena po ay nagsusulong ng sustainable agriculture na kung saan ay organikong pamamaraan ang ginagawa. This is Rodolfo B. Villanueva of Team Caritas Iba Zambales reporting for Caritas News on the Go. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. I can't feed 5,000, but I can feed one. I can't walk on water, but I can walk in the shoes of another. I can't turn water into wine, but I can turn a frown into a smile. Sharing what I have in my hands is the miracle that needs to be seen today. Every blessing I receive is a miracle that I can share. This is what I can share. This is my Alay Kapwa. Alay Kapwa, a flagship program of Caritas Philippines by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Noong 2021, nakamit ko po ang isang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Kahit na noong nagsisimula pa lamang ako sa showbiz, gusto ko na po talaga na makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil po sa kahirapan, marami pong mga Pilipino ang nahihirapang makapag-aral. At hindi po sila dapat mapag-iwanan. Paano po ba natin sila matutulungan?
Caritas Philippines Alay para sa Karunungan aims to help the marginalized children and youth to have access to quality education. Isinasakatuparan po natin ito sa pamamagitan ng dalawang programa. Una, Educational Assistance Program para sa mga academically challenged students. Since 2021, mayroon na po tayong 537 scholars. Bawat isang scholar ay makakatanggap po ng monthly allowance. At hindi lamang yan, sa bawat 15 scholar, may nakalaang isang mahusay at matiyagang tutor. Pangalawa, Alay Kapwa Community Schooling para sa mga out-of-school youth and young adults o OSYA. Opportunity to finish basic education, skills training, values formation, and better employment prospects. Ito ang hangad ng community schooling para sa mga OSYA. In the coming years, palalawakin pa po ng Alay Kapwa ang bilang ng learner sa ating community schooling. Edukasyon para sa lahat, ito at ang ating Alay Kapwa. Bilang isang ama, wala akong ibang hiling kundi makita na malusog at masaya ang aking mga anak. Gusto ko, maabot nila ang kanilang mga pangarap. Alam kong ito rin ang nararamdaman ng bawat magulang. Maraming magulang ang hindi masuportahan ang pag-aral at pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya dahil sa karamdaman o dahil sa kawalan ng oportunidad. May magagawa tayo para tulungan sila. Sa pamamagitan ng Alay Kapwa Expanded Fund Campaign ng Caritas Philippines, tinutulungan natin na maihatid ang 7 programa ng Alay Kapwa sa mas maraming pamilya sa bansa. Ano mang makakaya, biyaya sa iba. Ito ang ating Alay Kapwa. Mga pataliserya man o tunay na buhay, hindi dapat nananaig ang kasamaan sa kabutihan. Bawat Pilipino dapat nabubuhay ng malaya, payapa at masagana. Hindi rin tayo dapat matakot na ipahayag ang ating mga hinaing at ipaglaban ang ating mga karapatan. Wala dapat naaapi at dapat lahat ay nagtatamasa ng kapayapaan at katarungan. Through Alay Kapwa para sa katarungan at kapayapaan, Caritas Philippines upholds justice and peace as essential element of faith in action. Meron tayong mga programa, lalo na edukasyon para sa kamulatan ng ating mga mamamayan sa kanilang karapatan at tungkulin, dokumentasyon sa karahasan at paglabag sa karapatang pangtao, legal services para tugunan at buwagin ang mga di makatarungang kalakaran at istruktura sa lipunan na nagdudulot ng walang kapayapaan tulad ng red tagging, extrajudicial killing, harassment, corruption, pag-agaw ng lupa sa mga magsasaka at mga katutubo at iba pa. Nagsasagawa ang Caritas Philippines ng mga konsultasyon at orientasyon ukol sa Justice and Peace Program sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sinusubaybayan din natin ang takbo ng ating programa sa mga lugar na ito. Katarungan at kapayapaan sa bawat isa. Ito ang ating Alay Kapwa. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Maraming salamat, Kuya RV. Sa ngayon din po, katatapos lang ang ginawa nating training on monitoring, evaluation, accountability, and learning para sa mga staff ng Caritas Philippines dito sa Caritas Philippines Academy. Napaka-importante nito para sa atin, sa Caritas Philippines, lalong-lalo na that we are implementing so many projects, that we are doing so many programs, and that we are partnering with different stakeholders. Hindi lamang po ang ating mga
mga diocese and social action centers. Ano kaya ang sinasabi ng ating mga staff tungkol sa bagay na ito? Nagre-report po para sa atin, walang iba kundi ang ating pong meal officer, meal person sa Caritas Philippines, Ms. Jeannie Coriano. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay Training Center. And currently, ongoing po kami sa aming meal training. So, meal, ano, hindi po yung pagkain. Alam naman natin yon. It's the Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning. At ito po ay we are now holding this training to the Caritas Philippine staff. Kasi currently, we have a 7 legacy programs at ang dami na po rin natin na mga ginagawa na mga activities. So, gusto natin mas standardize. Guys, ito yung mga how we do the monitoring. Kasi most of the time, hanggang monitoring ang evaluation lang. Minsan, nakaligtaan natin yung accountability component at saka learning component. So ngayon, nandito ho tayo. Kaya ito yung mga staff namin, very busy. We are now doing the workshop. They really reviewing kung ano yung mga nagawa nila. So this training, it really help us standardize everything dito sa Caritas Philippines natin. Ah, unang-una, ako masaya kasi ako'y pinadala dito. Nung una, nagtatanong ako bakit ako dito. But anyway, ang dami ko natutunan at na maaari kong magamit along the way sa magiging trabaho ko ngayon sa Caritas the Baliches. At ang sarap matuto ng mga bago. Akala ko dami ko nang alam. But eventually, talagang nakatulong ito para mas mabuksan yung aking sarili at mas maging available ako to emerge sa mas marami pang trabaho. Sigurado ako doon. At panghuli ay makakatulong ito personally sa aking buhay at sa aking ministry. At ito nga, kaya nga po kami nag-usap kayo ni Father Tony at particularly sa aming staff at sa aming mga volunteers. Lay volunteers sa Diocese of the Baliches ay inahanda na namin para magkaroon kami ng sarili naming training, especially designed for our diocese. Sa tulong na rin po ni Ma'am Jenny at ng Caritas Philippines. Hopefully, ay mag-materialize ito. Baka laking tulong ito sa aming mga project monitoring and development programs namin sa diocese. Yung meal training ay importante, especially as a program coordinator na bumababa doon sa ground, nakaka-interact yung scholars, yung partner beneficiaries, kasama yung parents, and also yung mga coordinators, yung mga finance officers. So, importante siya kasi doon sa monitoring na phase pa lang, makikita mo yung ano ba yung kailangan, ano ba yung pwedeng i-alter doon sa feedbacking. And then doon sa accountability, kasi nabanggit nga doon na accountable tayo sa partner beneficiary, sa DSAC, sa Caritas Philippines, yung buong organization, tapos sa mga benefactors natin. So, importante yung meal, especially dun sa pag-deliver ng quality and effective program para sa mga scholars natin. Especially, long-term po kasi ito. So, 6 years tayong nakikipag partner sa mga scholars natin. Ayan. So, ang meal training ngayon is nakakapagbigay sa akin ng most especially yung sa monitoring, kung paano namin yun gagawin sa community. Binigyan kasi kami dito sa training na ito kung paano siya ikakandak, anong mga details, kung paano din siya i-analisa, na kung saan po yung monitoring na yun na magiging result na yun is matatranslate po natin into learning. Now, which is po mahalaga din po yun sa atin para po mag-guide po tayo sa pagdidesisyon kung ano po yung pinakakailangan dun sa community at kung ano yung mga interventions na makakatulong po dun sa ating community na tinutulungan. Like halimbawa po sa akin as implementer ng Caritas Bamboo Forest Project, mahalaga po na namomonitor po natin, most especially po yung community natin and yung partner po natin ng mga DSACs, kung paano po nila exactly or paano po nila ginagawa or effective ba na ini-implement yung proyekto po natin na Caritas Bamboo Forest doon po sa community. Or nagagawa ba natin yon on time, on track, or off track? Kung halimbawa off track naman siya, ano yung dapat natin strategy na magagawa para lang po ma-on track natin yung mga project? So, yun po, napakahalaga po ng meal training na po ito kasi naging additional knowledge po siya at naging additional po na para po mag-strategize kami sa aming project at maging ma-effectively at maging long-term yung impact namin sa community. Sa meal training,
sa ilang araw na training namin, natutunan ko is meal is very important, hindi lang sa mga project. As a finance, yung monitoring, evaluation, and accountability is napaka-importante. Hindi lang sa to attain the goals of the project, kailangan din natin yung timely ng reporting, lalo na sa mga funder at saka yung impact sa community para sa effective at saka yung sa implementing ng project for the success and sustainability. So for more effective and efficient na mga programming natin, we are here for the meal training. Ito po si Jeannie Coriano for Caritas News on the Go. Thank you very much, Ate Jeannie. Okay, matapos po yung meal training natin, ang daming ganap dito sa Caritas Philippines Academy sa Tagaytay. Syempre pa, we are very excited to share with you na hindi na lamang po yung development center natin ang makikita ninyo when you visit Tagaytay dito sa ating facilities. Hindi na lang po yung Caritas Philippines Academy ang po pwede ninyong puntahan in the coming next year. Sabi nga po ni Bishop Colin, hopefully by December, we will be doing our Christmas gathering sa pinakabagong Caritas Philippines Convention Center, which we inaugurated or which we broke the ground. Ano ba daw? Broke the ground. Nag-groundbreaking na po tayo ngayong araw para sa ating convention center. Kuya Leon Pangilina na ating pong communication specialist will share with us his report. Kasabay ng kapistahan ni San Jose nitong Martes, 19 Marso, ay isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Caritas Philippines Convention Center sa lungsod ng Tagaytay, lalawigan ng Cavite. Ang seremonya ay pinangunahan ng Pangulo ng Caritas Philippines na si Bishop Jose Colin Vagaforo at dinaluhan ng mga kinatawan mula sa ilang diocesan social action centers at ng mga kawani ng Caritas Philippines. To all our benefactors, to all our friends, and to all our partners sa Caritas Philippines, kami po ay natutuwa na ipaalam sa inyo na magsisimula na po yung aming pagpapatayo ng convention center dito sa Caritas Philippines Development Center sa Tagaytay. Itong convention center natin na hopefully ay matatapos by the end of this year, 2024. At pinatayo namin ito because of the demands that we have received from our mga clients and partners namin na gumagamit nitong aming Caritas Philippines Development Center dito sa Tagaytay. Ang request nila, ang mga suggestions nila ay sana magkaroon ng isang malaking lugar na pwedeng makapag-host at pwedeng mag-accommodate ng mga around 800 to 1,000 people. So through the efforts ng ating mga administration personnel and staff sa aming planning, we were able to realize that magpapatayo tayo nito. Nagpapasalamat ako sa support na ipinakita ng members of the board. In-approve nila na magkaroon tayo at may patayo natin itong convention center. Hopefully, ito ang ating convention center will be able to accommodate yung needs natin dito sa lalong-lalo na dito sa Tagaytay. Napag-alaman namin na dito sa Tagaytay ay isa yan sa mga demand na hinahanap ng mga pumupunta dito at mga gumagawa ng mga seminars at convention. Isang malaking center where everybody can be gathered together and everybody can, you know, with ease and with easy and good facilities and amenities, we can provide them. We can offer them itong ating Caritas Philippines Convention Center. Again, maraming salamat at kasama ninyo ay handa kaming laging tumulong at sumagot sa pangangailangan ng ating mga partners at ating mga benefactors and friends. Dumalo rin sa seremonya si Ginoong Oscar C. Mercado,
Pangulo ng OCM Steel Corporation, ang kumpanyang magtatayo ng convention center. Ako'y nagpapasalamat sa Caritas Philippines at we were given the opportunity to construct the convention center. We have committed that we will finish the project until December of this year. Alam ko very challenging. Pero with our capabilities as a constructor since 1997, there will be no doubt that we could finish the project as per our commitment. Maraming salamat po. Today is a very special day, March 19. We have chosen it to be the day for the blessing and for the laying of the cornerstone because today is the solemnity of the peace of Saint Joseph, the husband of the Blessed Virgin Mary. And Saint Joseph, the husband of the Blessed Virgin Mary, is the universal patron of the whole Catholic Church. And therefore, we ask through his intercession, sana bantayan niya ng mabuti at sana sa pamamagitan ni Saint Joseph, no? Once again, everything will go well with our construction. We entrust the safety of all our laborers, of all our workers, through the fatherly care of Blessed Saint Joseph. And again, I say to each and every one of you, daghang kaayong salamat. Inaasahang magiging pasilidad ang center para sa mga mahalagang pagtitipon ng Social Action Network at ng iba pang mga organisasyon. Ako si Leon Pangilinan Jr., nag-uulat para sa Caritas News on the Go. Ayan, so nakita po naman ninyo, ano, ready na tayo para sa pagsisimula ng ating construction. Speaking of construction, sa Mindanao, napakaraming mga construction ngayon ang ginagawa, specifically for coal operation. At ito ang isa sa mga ayaw nating mangyari dahil we wanted sustainability, we wanted more land para sa ating food security, at mas madami na pangangalaga sa mga ancestral domains natin. Nung nakaraan po, nabanggit namin sa inyo na nagkaroon tayo ng twinning program with Caritas Italiana, at isa sa mga nabisita natin aside sa Lipa at saka sa Capiz, nabisita po natin ang Diocese of Merbel para po tingnan naman kung paano nilang ginagawa ang kanilang ecology advocacies, specifically doon sa kanilang anti-coal and anti-mining campaigns. Gusto po namin ipaabot sa inyo, no, kung ano yung mga nangyari doon, especially sa ating pagbisita sa isa sa mga coal mining sites na ipinangungunahan ng San Miguel Corporation sa Barangay Ned sa Lake Cebu, South Cotabato. Nandito po ang ating report. Sa darating na mga araw, taon, hindi lang po ito ang kanilang mayroon. Ang kapakiran po na makikita natin ngayon ay hinilangin po ng San Miguel Corporation. Kami po ay nananawagan, sana po ay mahinto ang pagmimina ng coal ng San Miguel Corporation dito sa Barangay Ned sa Lake Cebu. Before we don't have formal education, but for now, regarding school, we also understand our history and thanks to the presence of Catholic Church in our place, particularly St. John the Baptist Parish and under Diocese of Merbel, and through the support of Social Action, now they are empowering these indigenous people. They are empowering us to fight against these outside forces. Sia la carbonara, nor carbone! Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. I can't feed 5,000, but I can feed one. I can't walk in water,
but I can walk in the shoes of another. I can't turn water into wine, but I can turn a frown into a smile. Sharing what I have in my hands is the miracle that needs to be seen today. Every blessing I receive is a miracle that I can share. This is what I can share. This is my Alay Kapwa. Alay Kapwa, a flagship program of Caritas Philippines by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Lindol. Pagputok ng bulkan. Bagyo. Nakunan po ng video ng habang tinatangay. Baha. Malakas din ang agos ng tubig niyan eh. Madadala ka talaga. Instincts nga na kapag siguro may nangangailangan ng tulong. Lahat ng ito, madalas natin maranasan. At lahat ng ito, kailangan nating sama-samang lampasan. Sa Alay para sa Katugunan sa Kalamidad, pinapatatag at pinapalakas ng Caritas Philippines ang kakayanan ng mga social action centers sa paghanda at pagtugon sa kalamidad at sa mga emergency situation. Ginagabayan natin sila para makarecover at sa rehabilitation doon sa kanilang community. Relief packages, wash or water sanitation and hygiene, shelter, livelihood, community formation, capacity building activities. Ito ang mga tulong na ibinigay ng Alay Kapwa. Itong nakaraang taon, mahigit kumulang sa 200 communities na o 650,000 families o 3.2 million individuals na ang ating natulungan. Sa inyong patuloy na suporta, patuloy din ang Caritas Philippines na makatulong sa marami pang komunidad. Kapit-bisig sa anumang trahedya, ito ang ating Alay Kapwa. Alay Kapwa. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno at halaman, bakit kailangang sa paglipas ng panahon, kumusta na ang ating kalikasan? Dahil sa climate change, paglaho ng iba't ibang uri ng hayop at halaman, plastic pollution, coal mining, oil spill, tunay na madilim ang ating hinaharap kung magpapatuloy tayo sa pagsira ng ating mga kabundukan, kalupaan at katubigan. Alay para sa Kalikasan highlights the importance of ecological protection in securing greener and safer future for every Filipino. Nagsasagawa tayo ng capacity development, advocacy campaigns at iba't ibang mga proyekto to educate people and push for policies that can protect the environment. And through Alay sa Kalikasan, Caritas Philippines envisions nurtured natural ecosystems, better law enforcement and policy making, and a healthier nation. Panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Pagkalinga sa kalikasan, ito ang ating Alay Kapwa. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go.
Nitong nakaraang linggo lamang po ay sinabi ni Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation na dahil sa kanilang pakikinig sa pagtutol ng mga mamamayan ng different stakeholders sa ginagawa nilang o gusto nilang gawing proyekto, hindi na nila itutuloy ang construction ng Parex Expressway, Pasig River Expressway dito sa Metro Manila. We are hoping that he will also listen to the same hinaing ng mga tao doon sa Mindanao na ayaw din po ng coal at mining operations. Kaya panawagan po natin kay Mr. Ramon Ang, alam po natin na nakikinig kayo sa daing ng mga tao. Sana pakinggan din po natin yung mga nandoon sa Mindanao. And speaking of pakikinig, dahil papasok na po tayo sa ating Holy Week and gusto po naming ipaabot din po sa inyo ang mensahe, ang Lenten message para sa atin ni Bishop Jose Colin Bagaforo, ang atin pong presidente sa Caritas Philippines. Ang tema po ng ating alay kapwa para sa taong ito ay walang iba kung hindi kapwa ko, pananagutan ko. Ngayong panahon ng Semana Santa, pinapaalalahanan tayo ng ating pananampalataya na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay nagturo. Paano natin mamahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang mahalin at hindi tayo magpakita ng pagmamahal sa ating kapwa? Ibig sabihin, ngayong panahon ng Semana Santa na kung saan ay ang panawagan ng simbahan ay pagbabalik loob sa Diyos, isang napakagandang paraan upang tayo ay makapagbalik loob sa Diyos, upang maipamalas muli natin ang ating pagmamahal sa Diyos, upang makatanggap tayo muli ng grasya mula sa Diyos, upang mabigyan ng patawad ang ating mga kasalanan mula sa Diyos, napakahalaga na ipakita natin ang ating pagmamahal at ang ating compassion, ang ating mercy towards our brothers and sisters, ang ating mga kapwa na naghihirap. Yan po ang isa sa mga programa ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa pamamagitan ng Caritas Philippines, na kami ay making this appeal to everyone. Let us share what we have. Let us share whatever treasure we have, and let us share whatever we can sa ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga naghihirap, yung mga biktima ng mga different disasters. Yan po ang Caritas Philippines. Sila po ang aming tinutugunan. Sila po ang sentro ng aming programa. At kayo po bilang aming mga partners, ito ay isang pagkakataon na makapagbalik loob tayo sa Diyos kung tayo ay merong alay kapwa. Kapwa ko, pananagutan ko. And it's a wrap for us this week. Babalik po tayo sa April Fool's Day. Ay, hindi naman pala kasi hindi Friday ang April 1. Pero April na po tayo ulit magkikita-kita. Hiling po namin sa inyo na magkaroon tayo ng meaningful celebration of the Holy Week sa ating mga lugar, sa ating kasama yung ating mga pamilya, and that whatever happens during the Holy Week, kinakailangan po na we come out strong, pareho nga po ng banggit ni Bishop Colin para sa atin. So again, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa mga programa ng Caritas Philippines, especially now sa ating Alay Kapwa Expanded Fund Campaign. Sa pangalan po ng aking mga kasama sa Communications and Partnership Development Office ng Caritas Philippines, sina Kuya Sai at saka si Kuya Leon, sa pangalan po ni Father Tony Labiao, ang ating pong Executive Director, at si Bishop Jose Colin Bagaforo, ang ating Pangulo. Ako po si Jean Ray Henderson, and this is Caritas News on the Go. Many people are in dire need of help.
We know in our hearts that we cannot look away. Kahit na pobre kami, gusto ko namin nakatapos yak. Sa pamilya mo, anong pangarap? Mabigyan sila ng magandang buhay po, na hindi sila nahihirapan. But with millions of Filipinos in need of assistance, how can we reach out to all of them? With so many problems surrounding us, where do we begin? Ako po si Bishop Jose Colin Bagaforo, ang presidente ng Caritas Philippines. Ang hangarin ng programang Alay Kapwa ay upang matugunan ang marami nating mga kababayan na naghihirap, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. At ang programang ito ay nakatugunan sa mga kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Tuguon sa pangangailangan ng ating mga kababayan ng pagkain, bahay, at yung mga immediate medical needs nila ay meron tayong maibigay para sa kanila. Tulungan natin ang ating mga kababayan. Sana po ay kasama namin kayo sa pamamagitan po ng konting donasyon. 500 pesos po ang aming hinihingi sa inyo. Bawat taon po, sana kaya nating magbigay. Maliit lang po yan sa karamihan sa atin. 41-42 pesos po every month lamang. At maaaring yung 42 pesos ninyo ay sagot ng kanilang buhay. Whenever we give to Alay Kapwa, we help support its 7 legacy programs. Each program is designed to help bring holistic development to marginalized communities, giving them the support and assistance they need to get out of poverty. Ako si Father Tony Labiao Jr., Executive Director ng Caritas Philippines. Ang Caritas Philippines ay mayroong 7 Alay Kapwa Legacy Programs, Alay sa Karunungan, Alay sa Kalusugan, Alay sa Kabuhayan, Alay sa Kasanayan, Alay sa Katugunan sa Kalamidad, Alay sa Kalikasan, at Alay sa Katarungan at Kapayapaan. Comprehensive yung programa, hindi lang nagpatayo ng bahay, maala na kayo, no? May bahay na kayo. Na binibigyan din natin sila ng pagkakataon na magkaroon ng kabuhayan. At ang environment nila ay magkaroon ng halimbawa, access nila sa palengke, sa paaralan, sa kabuhayan nila. So nandoon sila, nabubuo nila yung komunidad nila. At ito ay nagbibigay ng panibagong pangarap, panibagong pag-asa sa mga mamamayan. Diyan mo makikita yung ngiti ba ng mga pamilya na pagkatapos ng kalamidad, akala nila tapos na rin ang kanilang buhay, pero nagkaroon sila ng panibagong pag-asa dahil sa tulong ninyo. Maliit na tulong, pero niipon natin, yan na, nabuo natin yung mga komunidad na, no? Hindi lang tayo tumulong sa isang pamilya, kundi tinulungan natin na sila, mga pamilya, mabuo ang kanilang pamayanan. No single person can solve all the problems in the world, but everyone can contribute to the solution. We all have something to offer for others. Itong nahitabo ang bagyo, wala na ibalay. Grabe ang katalagman nga kung agian sa bagyo. Isorbi kami sa Caritas. Kung gusto ba namo nga makabalay din hinini ang Caritas. Og sadyang dirin ako sa Caritas, nakita nako nga ang mga bata nga daghan kayo usay magdinumugay, magbugno nay magngaab, magaway. Ang akong nakita, nakigistorya ko diha sa. Sa Diyos naman, kung karoon, nangayo ko niya o giya. Nangayon ba akong buhaton, matukuro ko ang pundok ng mga bata ko dalhin sa pagkamatarong. Hindi ko gusto silang mahitumpawak sila sa dili maayong kaugmaon. Ako mismo ay produkto ng pagmamahalan at pagmamalasakit ng aming pamayanan. Ang ikinabubuhay namin ay yung paglalabada ng aking nanay. Kaya talagang nanalangin kami na mayroong mga tao na tumulong sa amin para ako talaga ay makatapos ng pag-aaral at mabago naman yung aming buhay. Ang pagmamalasakit na ito ng aking pamayanan ang naghubog sa akin kung bakit ako ngayon ay nandito sa social action.
Gusto kong ibalik kung ano yung naitulong sa akin ng ating komunidad. Gusto ko rin ay maranasan din ito ng iba pa nating mga kababayan. Together, let's make Alay Kapwa the advocacy of every Filipino for the Filipino by being an Alay Kapwa partner donor. Ako po si Father Tito Caluwag. Ako ang head ng Expanded Alay Kapwa Fund Campaign. Ang pangarap ng Alay Kapwa talaga magkaroon ng pagkakataon ng lahat ng ating mga kapwa Pilipino na magtulungan, no? Kay mayaman, kay mahirap. Magtipon-tipon tayo ng ating mga kakayahan para matulungan natin yung mga kapos sa ating lipunan. Ang pangako po namin sa inyo sa Alay Kapwa ay pangangalagaan po namin ang inyong 500 at sisiguraduhin namin na yon ay mapunta sa tamang programa at sa mga taong talagang nararapat makatanggap ng tulong natin lahat. Yan po ang Alay Kapwa, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Let's help change the world and build a better tomorrow for all by committing to share at least 500 pesos every year to Alay Kapwa, a flagship program of Caritas Philippines. We can send our donations through the following bank accounts and payment partner. This is what I can share. This is my Alay Kapwa. Kini akong mahatag kanimo, kini ang akong Alay Kapwa. Ano man ang kaya, biyaya sa iba, ito ang aking Alay Kapwa. Amuni ang akon maihatag, amuni ang akon niya Alay Kapwa. This is what I can share. This is my Alay Kapwa. This is our advocacy. This is what we can share. This is our Alay Kapwa. Alay Kapwa, a flagship program of Caritas Philippines. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go.